sa ating Diyos ay ating muli matutunghayan ang mga salita ng Diyos. Mula sa Santiago chapter 1 verse 22 to 24. Santiago chapter 1 verse 22 to 24. Sabi niya dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa niyaon ay isang taong humarap sa salaming at umalis pagkatapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusan at sakdal na nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang pagkatapos ay nakakalimot, ang taong iyon ay pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Purihin natin ang Panginoon ngayong umaga ito, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, pagpalayan mo kami. Igatan mo, Diyos, ang mga taong nasa likod dito, ang mga tao, Diyos, na nangiginig, nanonood ng mga salita sa umaga ito, na huwag umindik sa kanilang mga puso ang iyong mga salita. Panginoong Diyos, samahan mo kami at pagpapalain sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Santiago ay ibig sabihin ay ito'y sinulat sa mga Kristiyano upang ang makarinig nitong mga salita ng Diyos na ito ay kanyang maipamuhay. May pamuhay ito ng isang Kristiyano kasi kapag ang salita ng Diyos ay hindi natin siya naipamumuhay, ay ito'y para lamang tayong tumingin sa salamin. Nakita mo ang ayos mo, pero pagtalikod mo ay ito ay nakakalimutan mo na. Ano ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon ay kapag tayo ay nandito, Kristiyano, pero pag nasa labas tayo ay hindi Kristiyano. Kumusta na po ang ating mga buhay sa labas ng ating tahanan? Sa labas ng ating church, kumusta na ang ating mga buhay? Tayo po ba ay Kristiyano pa? Kasi ang Panginoon ay malapit ang dumating. Baka tayo ay may iwan. Kasi doon sa langit ay sa Linggo, huwag kayong mawala. Sapagkat sa Linggo ay tatalakayin ko kung sino talaga ang papasok sa langit. Ano ang mga katangian para ang tao ay makapasok sa langit? Kaya huwag kayong mawawala. Sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay walang katotohanan sa buhay mo. Kung ito ay hindi naman nangyayari. At tanong natin sa ating sarili, ilang years na ba akong Kristiyano? Ako ba'y talaga'y totoong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas ng aking buhay? Totoo ba na pinapasok ko ang aking Kristo sa aking puso? Noong isang araw, galing ako sa parlor, nadatang ako si Ate Marites at nagpapatuto siya, nagpabautismo na Escuelio at saka siya rin. Pero nakita ko, tinanong ko, kailan ka ba naligtas? Ano ba nagpapatunay sa Biblia na ikay ligtas? Ay, hindi niya ito masagot. Sabi niya, hindi, basta ligtas ako. Paano ka may rehistro sa langit? Hindi mo nga alam kung kailan ka naligtas. Dapat tiyak nating lahat, tayong mga Kristiyano, sabi ko, ito talaga ang obligasyon ko bilang pastor, na tapusin lahat ang mga trabaho natin, tapusin lahat ang mga trabaho natin na ang mga tao. Ayaw ko na mayroong isang tao na maiwan dito. Ayaw ko na may maiwan, kaya nga lahat yan ipinapanalangin ko. Kasi ayaw ko na may maiwan ako. Yung mga kapatid ko na hindi na trabaho itong mga ganitong gawain, pero inatang sa akin ng Diyos dahil bilang pastor, inatang sa akin ng Diyos itong mga sabalikat ko na tayong lahat ay kailangan mapunta ng langit. Kasi ayaw ko nang may sumisigaw doon sa impyerno. Pagpasok mo sa langit, may sumisigaw sa impyerno na ate, ikaw lang naligtas, ako hindi.
ayaw ko rin na may sumisigaw dito sa atin dito sa lupa. Pag kinuha tayo ng Panginoon, may sumisigaw ng napakalakas hanggang sukdulan hanggang langit ang kanyang pag-iyak. Na ayaw ko ng gano'n na nakikita na tayo ng mga tao na tayo ay binago ng Diyos at nasa alapaap, kukunin ng Panginoon, yung mga naiwan nating mga kamag-anak ay umiiyak at nag-iiyak. Ayaw ko ng gano'n. Kaya, I'm ready to share the gospel of God anytime. Yun talaga ang ating layunin na i-share ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya dito, verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito ay may tutulad sa isang taong humarap sa salamin. Humarap ka, nakita mo ang iyong sarili, pero agad mo itong nalimutan. Hindi mo alam kung ano ka. At umalis pagkatapos makita ang sarili, nalimutan niya ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal, ang taong iyon ay pagpapalay. Kung tayo pala ay narinig natin ang salita ng Diyos, pag narinig ang salita ng Diyos, idiretso nyo kagad dito sa puso, huwag nyong didiretso dito sa labas. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng dinidiretso nyo sa labas ang inyong pag-iisip? Pag narinig nyo ang salita ng Diyos, listo kayo na ipasok nyo sa inyong mga puso. Kasi pagka narinig mo ang salita ng Diyos, lumalabas dito sa kabilang tainga. Ibig sabihin mo, walang kwenta ng salita ng Diyos sa buhay natin. Diretso sa kabila. Pag narinig mo, lagpas dun sa kabila. Kaya pagka, ito yung mga taong nakakalimot, na pagka dating niya sa isang bagay, dating niya sa trabaho, dating niya sa isang ano, hindi na siya Kristiyano. Hindi niya malaman kung Kristiyano ba siya o hindi. Pero ang isang tao na pagkatapos na marinig niya ang salita ng Diyos, ay papasok niya sa kanyang puso, didiretso sa kanyang isip, ang lahat ng kanyang gagawin ay magiging kalukod-lukod dito sa Diyos. Kaya ngayong umaga, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, diretso natin ito sa ating puso at isagawa natin ang ating mga napakinggan. I-apply natin sa ating buhay, tayo ay pagpapalain ng ating Diyos. Iyon ang gusto ng Panginoon, ang mga narinig na salita ng Diyos ay dapat na i-apply sa ating mga puso, sa ating mga buhay, upang tayo ay mapagpala ng ating Panginoon. Ngayong umaga, salamat sa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Diyos sa mga pangyarihan.